27th March. Magluluto po ako sa inyo ng shabu-shabu. Kasi malamig siya. Ito yung next natin. Uy, magbubulo na. Ito naman yung ating shabu-shabu. Seafood. Medyo seafood shabu-shabu. So, tama-tama sa ating lugar na yon kasi malamig. Yung stock natin for chicken stock. So, yung mga breast part or mga buto-buto ng chicken, i-boil lang natin siya with salt. A little bit of salt, yung salt lang. And afterwards, hayaan lang natin. So, ito na yung main ingredients natin aside dun sa chicken stock. We have, of course, syempre meron tayong seafood. So, nandito yung ating shrimp. Meron tayong clams. Meron tayong tahong. Na-pray ko po na po yung crabs kasi baka masira siya. So, nandito yung ating crabs. And of course, hindi kompleto yung ating shabu-shabu. Kung wala yung mga meatballs natin. Different kinds of meatballs available in the supermarket. And since nasa Baguio tayo, dito sa Baguio, marami tayong mga veggies na available. May mushroom, meron tayong oyster mushroom, meron tayong Baguio pechay, which we call it in Baguio mumbok. And of course, yung ating spinach. At saka beans. Gusto ko lang lagyan siya ng konting flavor yung ating shabu-shabu. Yung ating, nabili ko to sa supermarket. Konting barbecue sauce or any stuff na available in the market. So ito, maganda siya. Kasi kakaiba among the shabu-shabu available sa mga restaurant natin. Ito iba. Try nyo po. It's a Chinese parang for barbecue intended, pero actually masarap siya for shabu-shabu. Siguro mga around 3 tablespoons. Okay, so I'll start boiling. Ito yung ating shabu-shabu, while ago, nilagyan ko siya ng konting barbecue sauce. So, start na natin ilagay yung ating mga seafood. Actually, yung seafood mo, kung ilan lang yung kakain, yun lang muna ilagay natin. Kasi hindi kailangan lahat iluluto. So, depende sa mga bisita natin sa bahay, kung ilan ang iluluto natin. Since ilan kami dito, 5? Ayan. 5 hipon para masarap. And of course, kamay yung una po. Siyempre, masarap pag may clams. Ano? Madali lang naman lutuin ito once nag-open up na ang shell. So, done na itong ating soup. And ready na rin yung ating mga veggies. So, ito yung ating tahong. Pakasarap niya. Nag-pick-up na ako ng crab shell natin kasi nabili ko siya yesterday, so baka masira na. Ilan ba? Tatlo na lang. Balls, ano? Any color will do. Mas maganda maraming kulay. Mas exciting, no? Yung mga anak natin magigusto mo nila ito. Yes! Uy! May red, may green, may yellow. So, masarap. Tagal na natin. So, waiting lang tayo to boil until finally makook na yung ating mga seafood and then start pouring yung ating mga veggies na na-ready for our seafood shabu-shabu. So, meron ako dito dinagdag din ng oyster mushroom. So, whatever available or button mushroom, straw mushroom, so maraming mushroom, so different kind. But ito yung nakita kong available, it's organic. So, oyster mushroom, medyo flat. Yung ating shiitake mushroom, maliit siya, or may bigger size, pero dark. And then meron din tayong button mushroom yung below. Yun yung very known sa mga gelata na nabibili natin. But for now, I'll be using oyster mushroom. Ito po pour yung ating veggies, ano, yung ating spinach and Baguio pechay, which we call it, ano, bumbok, here in Baguio City. So, i-ano lang natin siya, parang deep lang ng kante sa tubig, para hindi mawala yung nutrients on the night. And then after that, soak na yung ating mga meatballs. Ayan. I-plating natin siya. Then magkakaroon na kayo ng inyong sariling vegetable stock. Doon sa mga vegetarian o vegan diet, pwede na yun. Okay, so ito na. Ooh, finally. Forget to like and subscribe our YouTube channel, Back to Basics with Chef Quincy, and more videos to come.